na sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Amen. Kanino yun? Akin yun. Amen. Hallelujah. Ngayon, let's bow down our head, close our eyes, and feel the presence of the Lord. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin na ibibigay natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, tunay nga ikay dakila, nag-iisa sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay buhay at gumagalaw sa aming buhay. Amen. Panginoon, Lord, maraming salamat sa pagamat kulang na kulang ang aming pasasalamat ng Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ngayong araw na to, Panginoon, na ngayong oras na ito, Panginoon, na ibalik namin ang pagpupuri na sa iyo lang nararapat, Panginoon. Hallelujah. At Lord, para po sa mga tao, Panginoon, na maghahayag at tatayo, Panginoon, sa harapan ito, Panginoon, hayaan mong itago mo kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, upang ang glory mo lang ang makita. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, sa oras na ibinibigay mo sa bawat isa sa gitna ng pandemya, sa gitna ng sitwasyon. Tunay nga, Panginoon, you are providing everything for us, Panginoon. Hallelujah. Lord, muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, at ngayon pa lang, Panginoon, dinideklara na namin ang katagumpayan ng gawang ito, Panginoon. At para sa aming mga kaaway, sa aming enemy, Panginoon, ngayon pa lang, Panginoon, hindi namin hinahayaan na masira at kung ano mang gawin ng kaaway sa aming gawang ito, Panginoon. Lord, inataas namin sa iyo, Panginoon, ang gawang ito, and to you all the glory, alone, adoration, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay nagkila, na ikaw lamang aming sasambahin. Panginoon, ikaw lang ang number one sa buhay namin. Hallelujah. Ikaw lamang. Hallelujah. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoon.
salita mo ay di magbabago. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Magtitiwala sa'yo, mga salita mo ay di nagbabago. O Diyos, magpapuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa iyo. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa iyo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Minsan pa. O Diyos, habang buhay, itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa iyo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Mula ngayon, mula ngayon at magpakailanman. Sabi nga po sa Ephesians 2, verse 6, God is everything. Kaya kapatid, kung may God ka sa puso mo, you have everything. Sa last gitna ng pandemya, ang Diyos nariyan. Sa gitna ng sitwasyong nararanasan mo ngayon, ang Diyos nariyan. Sa bawat oras ng pagipitan, ang Diyos nariyan. At sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan. Alan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon,
Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan
Praise God! Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kumusta po? Kumusta sa akin? Ako po ay punong-puno ng kagalakan sapagkat it's been a long time. It's been a long time po mula nung ako po ay, saglit lang po ah, medyo na ano ko sa red carpet dito, nasasabit ako. Okay. It's been a long time na ako po ay huling tumayo para mag-deliver ng salita ng Diyos. And nakakamiss naman din talaga. Sobrang nakakamiss. Hallelujah. So sabi ko nga ay, Lord, ito yung pagkakatawag mo sa akin eh. Mahirap naman na hindi ko tinatayuan. Amen? So, bagamat tayo po ay hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa ating mga bahay, we fervently hope na sa mga susunod na siguro linggo or sa susunod na buwan, when everything's okay na po, ay makakabalik na po tayo sa normal at usual nating ginagawa, which is magkameron po tayo ng face-to-face, ng personal na totoong pagpupuri sa Diyos. Hindi ko naman po sinasabing fake news or fake ang ating praise and worship habang kayo po ay nasa bahay at yung inyo pong music team ay nasa ibang lugar. But of course, ibang-iba pa rin talaga kapag ka naandun ka mismo sa place of worship na kasama mo yung iyong mga kapatid na nagpupuri sa tunay na Diyos. Amen po ba? Hallelujah. So sabihin mo nga po dyan, medyo ako'y nagbabakol ng kaunti kasi ay first time kong tumayo nang nakaharap sa akin ay camera, saka malaking-malaking ilaw. So, kung first time mo po ako makita, sabi mo po ay kumusta, Pastora? By the way, along the highway, ako po pala ang inyong Pastora July, ang isa po sa tatlong pastor ng J1 Burdubay. Kasi baka nagtataka kayo, laging binabanggit yung pangalan, laging sinasabi siguro or nasasabi na babanggit na tatlo ang pastor ng J1 Burdubay, kaya lang ay dalawa lamang ang lagi nating nakikita. So, sa ngayon po ay salamat sa Lord, purihin po ang Diyos sapagkat dumating na po ang tamang panahon, nagpakita na ang pangatlong pastor ng J1 Burdubay. Kaya amen! Hallelujah! Isang malakas na palakpak po. Hallelujah! Hallelujah! So, before we start, can I just invite everyone? Let's bow down our heads. Let's pray. Panginoong Jesus, maraming salamat, Ama, sa napakagandang umaga na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay. And salamat, Lord God, for the privilege, O Lord God, na makakarinig kami ulit ng iyong salita. Lord, we pray, we ask for the Holy Spirit, Panginoon, na samahan kami, O Diyos, sa amin pong pakikinig ng iyong salita sa oras at sa umagang ito.
sa oras at sandaling ito. Lord, open our spiritual eyes. Open our spiritual hearts, O Lord God, upang yung salita mong purong-puro para sa amin, Panginoon, ang aming ma-receive ngayong umagang ito. And we pray, Lord God, ibaba mo po, Panginoon. Bestow upon us, O Lord God, the godly wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, yung tinig mo lamang ang maririnig namin, Panginoon, sa umagang ito. And Lord, I pray, mangyari't maganap nawa, O Diyos, ang nais mo sa iyong salita sa aming pong pakikinig sa umagang ito. Maraming salamat, Ama. We dedicate to you this time. We dedicate to you, O Lord God, ito pong aming worship service. Sa inyo po, Panginoon, ang buhay namin. Sa inyo ang oras na ito. Make us oblivious, O Lord God, of what's happening around us. Make us, O Lord, concentrate only. Mag-focus lamang kami, O Diyos, sa iyong salita, sa iyong nais iparating sa amin, O Diyos, sa umagang ito. And we thank you, Lord God, sapagkat binigyan mo kami muli, Panginoon, ng pagkakataon, makarinig, makanig ka, at ma-receive, O Lord God, ngayong umaga, yung salita mo, yung good news mo, yung palibagong bilin mo, yung reminder mo sa amin. Thank you, Jesus. Purihin po ang pangalan mo. Sa inyo po ang unto you all the glory, honor, praise in Jesus' name. Amen. Hallelujah. At ang title po ng ating topic for this morning ay pinamagatan nating The Chosen Few. Ayan. So sino po ang nagsasabi sa ating kalagitnaan na ako yun? Please type ako yun. Hashtag ako yun. At nawala din ang aking laptop. Okay. So kung ikaw ay sinasabi mo na ako po ay isa sa chosen few, pakitype nga po dyan, ako yon. Hallelujah. At ano po ang ating pag-aaralan ngayong umaga? Uunawain po natin, ninilay-nilayin natin, ano po yung pagkakatawag natin. We are to understand, we will try actually. Ito po ay siguro I would say na parang the tip of the iceberg lamang, kumbaga skin deep lamang ito, na understanding our calling, pag-unawa ng ating pagkakatawag. Understanding our calling in the ministry that we are called to serve. Amen? Kasi mukhang itong mga nakaraan po ay parang siguro, dahil hindi na po tayo nakakapag-church, siguro, like me, napapaisip na rin kayo, Lord, may ministry pa ba ako? May church pa ba ako? And our scripture reference, mga kapatid, will come from Matthew 22:14 in King James Version. Ang sabi po dito, "For many are called, but few are chosen." Marami ang tinawag, ngunit ilan-ilan lamang, mangilan-ilan lamang ang pinili. Amen? So kung ikaw yung isa sa mga pinili, paki-hashtag nga dyan, I am one of the hashtag chosen few. Amen? So let's continue. Dito po sa ating pag-aaral, meron po akong gustong ipaunawa sa atin na bale parang tatlong konsepto. Three concepts na interchangeably magagamit po natin all throughout ito pong ating sermon for this morning. So una, na nais nating maunawaan. Nais ng Lord. Actually, ako din. Ako po ay na-toint ng Lord dito. Na-minister ako ng Lord dito. Dahil itong tatlong konseptong ito na parati nating actually naririnig when it comes to our calling and the ministry we are called to serve. Itong tatlong konseptong ito ay sabi ko nga ay meron pala din akong maling konsepto, maling pagkaunawa. So unang-una po, dun sa unang konsepto nais maranasan or nais maunawaan natin, sabi ng Lord, ay unang-una, calling. Ano po ba ang pagkaunawa natin sa calling? Normally, we associate calling para saan po? Pag sinabing, kapatid, may calling ka. Bro Eli, may calling ka. Ayan. Yun talaga ang sinabi, ano. Kaya pag sinabing ganon, automatic, ano nasa isip natin? May calling equals, ano sabi natin? Ito po ay pagpapastor. Hindi ba? Yun ang nasa isip natin, actually. Kaya minsan, we shun away, para bang, pag sinabing, uy, may calling ka, para bang, teka lang, parang ano,
Naman po ako, actually, nung sinabi po sa akin yun ng ating Pastor Ruel na, kapatid, ikaw ay tinatawag ng Lord. Sabi ko po, Sabi ko, Pastor, baka naman, pakitanong po ulit ang Lord, baka nagjo-joke lang ang Lord sa'yo. Yun din ang sinabi ko. So, kung atin pong titignan yung totoong meaning ng calling in the kingdom of God, in the ministry that we serve, simply, ito po ay yung pagtawag. Pagtawag na ano? This is the invitation given to men by God to accept salvation in His kingdom through Jesus Christ. According po sa International Bible Encyclopedia, o di po ba? Ito po ay mostly ginamit or mostly nakita po natin in the New Testament. At ito po ay malimit na gamitin or ginamit ni Apostol Pablo, ni Apostle Paul. Bakit nga kaya? Well, ako nung binabasa ko ito, sabi ko sa sarili ko, maaring kaya paulit-ulit na sinabi na ginamit po ito ni Apostol Pablo. Dahil kasi, kung titignan po natin doon sa mga disipulo, di ba, or sa mga ibang apostles, siya ang may kakaibang background. Siya yung talagang, kumbaga, ay talagang exact opposite ng tagasunod ni Kristo. Amen? So, imagine po ninyo, para sigurong ito ay ginamit niya na hindi lang naman kayong may calling, hindi dahil kayo ay walang ginawang masyadong kahindik-hindik doon sa mga sa bayan ng Diyos, ay kayo lang ang may calling. Ako din, may calling din ako. So, yun po ay sa akin po ha. Baka mamaya sabihin nyo, iba-ibang tinuturo ni Pastora doon. So, yun po, kaya malimit gamitin ni Apostol Pablo yung calling. Ulitin ko po, ano ang calling? Ito po ay yung invite, yung invitation, yung pagkakatawag sa'yo ng Diyos na sabi niya, anak, talikuran mo na yung buhay mo dating. Repent. And come join me, partake in my kingdom. Amen? Amen? Gets? Hallelujah. Okay, pangalawa. Ang pangalawa po na usually, tingin ko ha, mali din ang pagkaunawa natin, is the concept of ministry. Amen? Ministry, ito po ay normally ay, pag sinabing ministry ang pinag-uusapan, ang sinasabi po natin ay, ano gan tinatawag natin mga ministry? Andyan ang intercessor ministry. Grupo or kalipunan ito ng mga kapatid natin na mga mananalangin. So pag hindi ka mananalangin, feeling mo ay hindi ka mahilig manalangin, ang sinasabi natin, excuse normally dito ay, hindi yata ako bagay dyan sa intercessor's ministry. So pwede ako doon sa ushering ministry. O kaya naman ay mahilig akong kumanta. May talent ako sa pagtugtog ng ano bang tawag doon? Karakas ba yun? Yung ganon? May talent ako, Pastora. Doon ako sa music ministry. Ayan. But did you know, mga kapatid, na ang ibig sabihin po, yung konsepto ng ministry is that and more. Ibig ko po sabihin, yes, yun po, yung pagkaunawa po natin ng ministry, yes, it includes that, but it encompasses more. Mas malaki po ang coverage pag ang pinag-uusapan natin ay konsepto ng ministry. The term ministry, in the Greek term na ginamit again doon po sa New Testament, ang salita po na nagtatranslate dito ay diakonon, na ang ibig sabihin po sa English ay tantananan, service. Amen? So, ang ministry po, ang ibig sabihin ay service. It is simply translated into service. So, kung pagsasamahin po natin yung dalawa, calling and service, ibig po sabihin, we have been called in the service of the Filipino people. Not only that, we are called in the service of God, in the kingdom of God. Tinawag po tayo ng Diyos para tayo po ay maging servant niya sa kanyang kingdom. Yun lamang po kasimple. Huwag po natin pong ang dami-dami nating nilalagay na kung ano-ano. Yun lamang po. Yun po ang pagkakatawag natin. To serve. Amen? Ngayon ang tanong, Pastora, sino ang pagsisilbihan ko? Definitely. We are called to serve God. Amen? So, pagka tinawag ka na at
Sinagot mo na yung tawag ng Lord. You have repented from your sin. Naandun ka na. You have been drafted in the ministry. Ikaw ay kasama na nagsiserve sa Lord. Ang next na tanong mo, sino or kanino or para kanino ang pagkakatawag ko na mag-serve? Direct answer po dyan is, of course, we are called to serve the Lord. We are called to serve God. Pero sa mas malalim po, basahin po natin sa Galatians 5:13 in NIV. Ang sabi po dito, you, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Amen? So, ibig po sabihin dito, tayo po ay noong tinanggap natin yung calling ng Lord, we have been set free. Kasi 'di ba, noong tayo pa ay wala pa sa Diyos, ang ending ng buhay natin ay, of course, alam natin yan na tayo papunta sa hell. Because yun ang kabayaran ng ating mga kasalanan. However, when you heeded the call of God, nung tinanggap mo na yung pagkakatawag sa'yo ng Kristo, automatic yan. You have repented from your sin, 180, kasama ka na. You have been called in the service of God. Ngayon ang sabi po dito, serve one another humbly. So, ibig po lamang po sabihin, when you are called to serve God, ergo, to serve God is to serve His people. Amen po ba? Amen. Pakisabi nga po dyan, amen. Naunawaan ko, Pastora, ang service, ang ministry. Hallelujah. Sige, saglit lamang po. Nawala ako din eh. Okay. So you have been called to serve the people of God. Kasi si Lord naman, hindi mo naman siya nakikita, di ba? The Lord is a spirit. Ngayon, in order for you to show, or in order for you na masabi mo na, Lord, pinagsisilbihan kita. So ang sabi ng Lord, kung gusto mo akong pagsilbihan mo ang mga kapatid mo na kapwa ko rin tinawag. Amen? Mga kapwa ko yan tinawag na katulad mo. You serve one another. How? Humbly in love. Hindi yung pagsisilbihan mo, inagaantay ka ng something. Pinagsilbihan mo siya, parang gusto mo ay parang, pagsisilbihan kita, pero pagsisilbihan mo din ako. Lilibre kita ngayon, libre mo din ako later. Di mo bang ganon? Sa totoong buhay naman ay may ganon talaga. But, sa ating pong pinag-uusapan, when you serve the Lord, wala kang inaantay na kapalit. But the good news, mga kapatid, when you really serve God, you don't need to ask something in return. Ang Lord, kaligayahan po niya. It is His joy na ibigay sa atin. Even yung hindi pa natin, yung heart's desire natin, even sabi nga doon, hindi pa namamalas ng ating mga mata, hindi pa man natin naiisip, hindi pa man natin nai-imagine yung kayang ibigay sa atin ng Lord. Kaya naman, kapatid, kung ikaw ay nagpapatumpik-tumpik pa doon sa calling ng Lord sa'yo, then, think again. Gusto mo ng blessing? Gusto mo ng something na mas matindi pa sa iniisip mo? Then, heed the call of the Lord. Simple lang ang sabi ng Lord. Mag-serve ka sa ministry na paglalagyan ko sa'yo. Amen? So, next. Moving on po tayo. Ano po yung pangatlo? Una ay, sabi ko kanina, tatlo. Parang nawala na tayo, ano? Una ay ang calling. Secondly, ministry. And what is the third concept na more or less ay lagi nating nasasabi or laging iba ang pagkaunawa po natin? When you say you are to serve the people of God, ito po ay ang tinatawag na church. Okay? The concept of church. Usually, pag sinabi po natin or pag ang pagkaunawa natin, pupunta ako sa church. Diba? Pupunta ako doon sa church, doon sa Bordobay, pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa JA1. We associate the church doon po sa building, doon po sa structure.
Pero ang totoong ibig sabihin po ng church ay ito po ay yung mga tao. Yung bawat isang anak ng Lord na tinawag niya na nagsisilbi, lahat ng mga tinawag ng Lord na nandun sa service, nandun sa kingdom niya, yun po ay ang church. Ang bawat isang miyembro. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung, so ibig sabihin, kung ako ay miyembro ng JA1, isa ako sa church. Amen? Naunawaan po natin? Nag-guess po natin? So, yun po yung tatlo. Calling, ministry, church. Diba, simpleng-simple lang? Pero wag po nating mamaniin ang mga ito. Bakit? Kasi minsan, dun sa maling pagkaunawa po natin, kaya minsan, mas mahirap nating unawain yung mas malaking bagay na that comes our way, especially dun po sa walk natin patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Kasi po, itong mga simple mga bagay na ito, yung mga basic na mga bagay, iba ang pagkaunawa natin. So ngayong umagang ito, ang nais ng Lord, for us to be able to appreciate yung mga ginagawa natin, yung ministry natin, yung church natin, yung bawat kapatid natin, we have to understand these three basic things, yung totoong ibig sabihin ng mga bagay na ito. Yung calling, ministry, and church. So, nandun lamang po, in a nutshell, ang nais pong iparating sa atin ng Diyos ngayong umagang ito, you are called to serve your brethren. You are called to serve the church. Yun po ang ministry natin. Yun po ang calling natin. Yun ang pagkakatawag sa atin. Amen? So, to continue. Ngayon, pag-uukulan naman natin ang pansin yung mga ibang wrong connotations din natin sa mga bagay-bagay. So number one, ang sabi natin kanina ay a church is made up of people. Ang church ay hindi yung structure, hindi yung physical na building na nakikita natin. Number one na kailangan nating maunawaan is a church work or church work is real work. Ulitin ko po ha, church work is real work. Bakit? Because keeping a church, imagine ninyo, ang isang church is made up of different kinds of individual, different kinds, may alien. Ibig ko po sabihin, iba-iba po ang background, iba-iba ang level of understanding, iba-iba ang sitwasyon, iba-iba ang pinanggalingan, iba-iba ang temperament. Imagine pag pinagsama mo ang bawat isang iyan sa iisang grupo. Ano ang magiging kalalabasan niyan? Chaos. Kapag wala pong nagki-keep sa kanila. Amen? So, the church, the ministry of God is likened to a body. Imagine niyo ang isang buong katawan, 'di ba? Kaya nga body of Christ. A body is made up of different parts with different functions. Ganun din po ang church. Ganun din po ang church. Ganun din po ang body of Christ. Iba-iba po iyan. So imagine mo, just keeping the semblance of peace, dahil iba-iba ang pagkaunawa ng tao, iba-iba ang background. Kaya church work is real work. Huwag po natin sasabihin na parang caring-caring na nila yan. Hindi po. Kailangan po ng bawat isa, ang bawat isa, para sa ganon, mag-function ng tunay at totoo ang isang church. Imagine ninyo, kung ang church, di ba, ay isang buong katawan. Kapag kapilay ang isang tao, yung napakalapit lang na po pwede niyang puntahan, mabilis ba niyang mapupuntahan? Or sabi na natin kahit bulag, di ba? Mahihirapan siya, challenging. Ganon din po ang church. So, tayo po ay hindi, wag natin basta-basta sabihin lang na, ay okay lang yan, church yan, mas mahalaga itong trabaho ko. Ano pong ibig ko sabihin dito? Church work is real work. Ibig ko sabihin dito, kailangan po natin ang bawat isang parte ng ating katawan. Kailangan ng church ang lahat ng miyembro niya na kumikilos according doon sa function, according doon sa pagkakatawag.
Hindi po pwede, kapatid, na pagka ikaw ay hindi naman tinawag na manganganta ay magpupumilit kang kumanta. Kasi meron talagang tinawag para dyan. Ngayon, hindi na. Diba? May mga nalalaman pang kung ano-ano mga OB something. Sorry, hindi po ako maalam dyan. Kahit yung mga worship team natin na kahit pa sabihin natin na ano, even ang ushering ministry natin, magtataka ka, kapatid. Bakit may at maya ay may nangungulit sa'yo? Bakit may at maya ay may nangungumusta sa'yo? Yellow into something na joyful, happy. So when you say that a church is not always a sunny day, sa ministry po na ipinagkalob sa atin ng Lord, sa church natin, sorry, hindi po laging masaya. Huwag po natin na-expect na dahil nakikita natin lagi na nagpipicture ang mga kapatid natin na laging all smiles, laging kainan, kahit may prayer meeting ang pinipicture na ay kainan pa din. Huwag po tayo masyadong mag-expect na laging masaya. Pero, ito lamang po yun. Hindi siya laging masaya because balikan po natin ulit yung kaninang sinasabi natin. Ang church po is made up of different people. So imagine mo yan. Halimbawa, may sinabi si pastor na may bago tayong project. Ngayon, sasabi nung isa ay ganito, ay ganito, ay ganito. Kapag hindi na pagbigyan yung isa, syempre may kaunting tampo-tampo yan. May paano-ano pa yan na parang papaalam na po ako, hindi naman ako importante sa ano, sa church na ito. Doon na lamang po ako sa ibang church kasi baka importante po ako doon, baka marinig ang tinig ko doon. Hindi po ganoon. Kaya nga God is a God of order. So, kailangan, sabi ko nga, to keep the semblance of peace and equilibrium doon po sa church, kailangan kung ano po yung naaayon doon sa dapat nating gawin, yun ang nilalakaran natin. Amen? So, it's not na parang malungkot ang nasa ministry, but paminsan ay may mga disappointments tayong mararanasan. Amen? Yun po ang katotohanan doon. Pangatlo, burnout is real. Hallelujah. Hindi lamang po sa mga personal nating buhay, hindi lamang po doon po sa ating mga trabaho na nasasabi natin, hindi lamang po sa mga relationship natin, sa ating mga loved ones, sa ating mga juwa, sabi nga nila, na tayo po ay nakakaranas ng burnout. Burnout is real, mga kapatid, in keeping the peace in the ministry, in keeping the peace in the church, in keeping the church, ayan. Ang mag-serve sa Lord, sometimes makakaranas ka din ng burnt
out. Amen? Kasi may mga frustrations ka dyan. Katulad nga na sinabi ko kanina, pag hindi napagbigyan, halimbawa, yan. O kaya naman ay sa kabilang banda naman tayo. Halimbawa, nagpasa nung nakaraan si ano, si isang chairman ng music. Tapos eh, sabi niya doon sa kanyang invite sa GCI, we are going to ano, magkakameron tayo kapatid ng mga kapatid ng devotion natin, ibahin natin ang oras. Bagong ang sumagot sa GC ay tatatlo. 10 ang miyembro ng GC, tatatlo ang sumagot. Diba? Sa part ni chairman, mapapaisip siya ngayon, para bang may mali ba akong ginawa? Is it me? May nagawa ba akong hindi tama? Diba? Para bang minsan, nakaka-frustrate that you want to do something according to sa pagkakatawag sa'yo. Pero nakaka-frustrate minsan na yung mga ibang kapatid mo, they are not functioning according doon sa dapat nilang i-function, doon sa ine-expect, doon sa kanilang function, doon sa pagkakatawag sa kanila. Pwede naman sabihin na, kapatid, pwede bang ibahin natin ang oras kasi ano? O kaya naman kahit thumbs up lang eh, okay na. Wag lamang yung makikita doon, nabasa mo, pero wala lang. Sin zone ang tawag doon. Diba? Yun yung mga cause of frustrations malimit. Especially sa mga leaders. Amen? So I hope and I pray na wala po noon sa J1 Bordubay. At kung meron man, God willing, in Jesus' name, mula sa orat sandaling ito, sabihin mo kapatid sa sarili mo, hindi na ako magsisin zone. Amen? Palakpak nga po sa Lord. Woo! Hallelujah! Huwag ka na magsisin zone. Kasi masakit yon minsan. Di ba? Nag-i-effort yung iba. Tapos biglang, ang ganda-ganda ng ano eh, ang ganda-ganda ng momentum ni kapatid. Na etong-eto na eh, may plano, nag-meeting, may plano, nag-send ng ganito. Tapos biglang wala, yung momentum niyang ganyan, biglang, kasi walang man lang nagpasabi ng, okay po, okay kapatid, sige po, noted, kahit mga ganun lang, kahit wala nang sabihing iba. Diba? Sa 10 miyembro ng GC, 3 nagsabing, okay po. Amen? So, sabi ko nga po, I hope and I pray, wala po nandito. Wala po nandito at kung sakaling meron man ang naandun sa sitwasyon na yon, kung ikaw kapatid ay mahilig kang mag-sin zone kasi feeling mo, respeto lang po, yun po yun eh, respeto lang. Kung feeling mo ay parang okay na nakita naman or parang feeling mo ay parang mauunawaan naman nila ako o kaya naman ay wala lang, just because, nakita mo lang. Diba? Parang in order for the other part of the ministry of the church to function really well, we have to speak up. Kung halimbawa, may planong ganito na ibinigay si chairman, ganitong oras ng devotion natin, kung hindi mo kaya, magsabi ka doon. Kapatid, pwede bang ano, i-adjust natin? O kaya naman, sige po, okay na okay po ako dyan. Kaya lang po ay ano, hahabol po ako ha, kasi ang trabaho ko ay hanggang ganito. Makakarating po ako ng bahay. But definitely, ano po ako dyan? Okay na okay po ako dyan. Join po ako dyan. Di ba ganon? Kasi pag hindi po tayo nagsasalita, it's either ang iisipin nung leader mo ay it's either pangit yung kanyang sinabi o meron siyang ano, or parang hindi maganda o kaya naman, kung kailangan ng pagbabago or kailangan ng kaunting fine tuning doon sa ibinaba ng iyong leader or ng iyong kasama sa ministry, yung kasama mo sa church, hindi niya na malalaman iyon kung may kailangan pala siyang baguhin. Bakit? Kasi nanahimik tayo eh. Tapos pag nandiyan na, na isinagawa, na ibinaba na, biglang sasabihin mo na, ay, hindi man lang ako in-inform. Diba? Hindi ka in-inform, nakita mo nga, hindi ka sumagot. Amen? Amen? O ouch o aray po. Hallelujah. Arouch.
lahat po ay ano, don't think na wala pong immune dito. Dahil lahat po ay nakakaranas. Even ako po ay ako ay sabi ko nga po sa inyo, ako ay natoink din. Ako ay napaalalahanan din ng Lord habang ito pong salita niya ay binigay niya at pinag-aralan ko ay equally. Ako din po ay talagang tayo naman ay work in progress, 'di ba? May excuse ulit. Tayo naman ay work in progress. So, may mga bagay tayo na minsan akala natin ay tama pa ang ginagawa natin. Pero actually, ay medyo umiiba na pala tayo ng lihis. Umiiba na pala tayo ng landas. So, praise God at ibinigay po ng Lord sa atin, pinaalala sa atin ng Lord ang salita niya ngayong umaga. Amen? So, ang sunod po na gustong maunawaan natin, gusto ng Lord na maunawaan natin is, ito po is matindi. Quitting is not an option. Okay? When you become a part of a ministry of a church, hindi mo po pwedeng sabihin na dahil ikaw ay burnt out, dahil ikaw ay frustrated, sasabihin mo na ayoko na, ayawan na. You throw in the towel. Okay na, ayoko na, suko na ako. 'Di ba? Quitting is not an option. Sabihin mo sa sarili mo 'yan. Quitting. I-type mo diyan kapatid sa comment. When you become a part of a ministry or a church, quitting is simply not an option. Okay? Sabi po sa Acts 9:15 sa NIV. But the Lord said to Ananias, "Go. This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel." Ang kausap po ng Lord dito ay si Ananias. Si Ananias po ay inutusan ng Lord na pumunta ka kay Paul. Kilala naman po natin, di ba, si Paul. Kaya nga, siguro ay matinding talagang in-emphasize niya na may calling din ako, hindi lang kayo. Kasi po, siya ay directly, siya ang nagpa-persecute sa bayan ng Lord nung panahon na yon. So, nung inutusan ng Lord, si Ananias na, Ananias, ipaalam mo sa kanya na siya ay tinawag ko na. Parang gano'n, di ba? Kwento lang po yun, ha? Kwento ko lang yun. So, parang bantulot kasi si Ananias. Para bang, baka i-persecute niya rin ako. Baka ipapatay niya rin ako. Pero sabi ng Lord is, Ananias, go rebels! Pumunta ka na, anak! Go na! Okay na lahat! Puntahan mo na si Paul. Bakit? Kasi sabi ng Lord, Paul, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles. So two terms po. Paul was specifically chosen by God para ipaabot ng Diyos ang kanyang salita sa mga hintil. Kasi noong mga panahon na yon, ang mga kapatid, ang pinapatungkulan lamang ng salita ng Diyos ay, of course, yung bayan ng Israel. Pero, ang sabi ng Lord kay Ananias, pumunta ka na kasi ito, siya talaga, since siya ay since si Paul ay dating persecutor, so ibig sabihin, mas gamay niya, mas alam niya, mas kilala niya yung mga tao outside doon sa bayan ng Israel. Amen? Kaya nga sabi ng Lord sa kanya, mas magiging effective itong si Paul. Kaya siya ang tinawag ko. But wait, there's more. Hindi lamang siya basta tinawag. Anong sabi dito? Paul was the chosen instrument by God. He was the chosen vessel. Ibig lamang pong sabihin, when you are a chosen vessel, katulad po ni Paul, tayo din mga kapatid, tayo din po ay mga chosen vessel ng God. So ibig pong sabihin dito, when you are chosen vessel of God, a vessel or an instrument in itself is useless. Kasi halimbawa, itong laptop na to, mananatiling laptop lang yan unless na yan ay gamitin. Amen? So pag yan ay instrument lang, yun ay vessel lang, wala siyang kakwenta-kwenta unless yan ay gamitin. Kaya nga diba sinasabi natin, Lord, you are the potter, I am the clay. In short mga kapatid,
Kapag nahihirapan ka na, nandoon ka na sa punto na nag-give up ka na. Kasi napoprostrate ka na, nadidisappoint ka na. Sumasama ng loob mo, ang dami mo ng question. Hindi na ako nag-grow. Yan, mga ganyan nang tumatakbo sa isip mo. Ang sabi ng Lord, you are my chosen instrument. Ibig sabihin, you do not tell me, sabi ng Lord, kung kailan ka titigil. Because you don't have, wala kang lisensya, wala kang karapatan na tumigil. Kasi hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi pa na-fulfill ang purpose ko sa buhay mo, ang purpose mo doon sa kabuuan ng ministry na pinaglagyan ko sa'yo. Meron kang specific na pagkakatawag doon sa ministry na pinaglagyan ko sa'yo. It doesn't matter kung ngayon nasasaktan ka, it doesn't matter kung ngayon ay disappointed ka, frustrated ka, or feeling mo, hindi ka nag-grow. Kaya naman ay sinasabi mo minsan na, yun nga, hindi na ako nag-grow. Diba? Tulad ng sabi natin kanina, nagbaba ng mga gawain ang ating pastor, ang ating mga chairman. Diba? Mula umpisa lang tayo. Minsan nag-attend ka. Hindi na ako nag-grow. Nagbaba si pastor ng, sige, may mentoring tayo. Starting next week. Wow! Nag-attend ka una, pangalawang beses, pangatlong beses, nag-excuse ka na. Pang-apat na beses, wala na. Wala nang pang-apat na beses. And yet, you keep on telling yourself, hindi na ako nag-grow. Kapatid, kung ikaw ay nasa sitwasyon na ganito, when you are ready to give up, dahil lamang sa mga nakikita mong ganito, well, I am telling you, out of focus ka na. Misaligned na yung objectives mo. Misaligned na yung focus mo. Hindi na sa Lord ang focus mo, kundi nasaan na ang focus mo. It's not sa ibang tao. Ang focus mo na sa sarili mo. Ano, miskin? Kawawa naman ako. Kasi bakit? Ang feeling mo na, mas may karapatan ka na kaysa sa kanila. Kasi ikaw na lang ang gumagawa ng tama. Buti pa si ako. Gumagawa ako ng ganito. Buti pa si ako. Lagi ako nagpipray. Itong mga to, hindi ko nakikita nagpipray. Buti pa ako. Diba? Puro si ako. Yun ang isa sa mga problema sa atin. Kasi ay matindi yung ating self-entitlement. Lagi na lamang pakabig. Wala ka pa mang naibibigay, pakabig ka na. O kaya naman, nagbigay ka ng kakarampot, pero gusto mo ang kabig mo mas malaki. Huwag ganun, kapatid. Huwag ganun. Amen? Ouch or aray? Arouch. Paki-comment nga po dyan. Tinatama po ako ng Lord. Paki-comment po dyan. Itinatama ako ng Lord. Salamat sa Lord at itinatama niya ako ngayong umaga. So, balik po tayo. Quitting is not an option. Kasi, diba lagi nating pinagpipray, Lord, make me and mold me according to your will and purpose. Eh, nung may tinanggal sa'yo si Lord, diba? Pagka ikaw ay minumold ng Lord according dun sa pagkakataon niya sa'yo, syempre dadating sa punto, He is going to purge you of something kasi may mga excess baggage ka. So nasaktan ka na. Ang buhay mo dati, gusto mo ay ganito. Eh, ang gusto ng Lord ay ganito. So medyo i-ano ka niya ng konti. I-calibrate ka na niya ng kaunti para makalakad ka dun sa dapat mong lakaran. Kaya lang mapilit ka eh. Ngayon isisisi mo sa iba. Kasi feeling mo, tinanggap ko na naman na si Lord eh. Pero bakit may ganito pa rin ako nararanasan? Search your heart, kapatid. Hindi ko lang talaga makip sa sarili ko ito. If you are looking for accolades, awards, and mga papuri na lubos-lubos, I think you are in the wrong vocation. Kung nag-aantay ka ng awards, ng accolades, ng sari-sari mga papuri, na sa tingin mo hindi mo nare-receive yan sa church na kinabibilangan mo, you are in the wrong vocation. Dapat nag-artista ka. Kasi pag nag-artista ka, umarte ka ng kaunti, totoo man yan o hindi, bibigyan ka ng award. Di po ba? Pag effective ka na artista, bibigyan ka ng award. Sa ministry, hindi. Kahit pa anong pilit mo ng panlabas mo, ay parang ito ang pinapakita mo. The Lord looks at our heart.
kung ano yung kalalagayan ng puso mo, yun ang nakikita ng Lord. Amen? Amen po. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po sa James 1:2-3 ng NASB, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. Ito mga nararanasan po natin, may just say na ito po ay tanggapin man natin sa hindi. Ito po ay part and parcel noong tinanggap natin ang Panginoong Jesus, noong tinanggap natin yung pagsiserve doon sa kanyang ministry, sa kanyang church, sa kanyang kingdom, kasama po ito. Bakit? Kasi po, ito po ay nagpuproduce sa atin ng something, ng endurance para po tayo magpatuloy. Isipin na lang po natin yung mananakbo sa isang marathon. Diba? Pag nag-practice yan, normally, may nakita na ako doon sa Facebook dati eh, may isang mananakbo na pag nag-practice ay nasa swimming pool, tapos meron pang parang mga weights sa kanyang mga paa. Diba ang hirap nun? Unang-una, ang hirap tumakbo pag nasa tubig ka, bago lalagyan mo pa ng pabigat sa paa mo. Diba? Yun yung mga testing na tinatawag natin. Kaya naman pag isinabak na siya, doon sa talagang takbuhan na, napakabilis niya. Kasi nga nandoon na eh. Kumbaga, kinaya niya na tumakbo, kinaya niya magpatuloy despite everything, despite encountering these hindrances and upheavals and kung ano-ano mang mga klaseng challenges sa buhay niya. Kaya naman, talagang nakaranas siya na talagang nagtagumpay siya, parang gano'n, nakarating siya sa finish line. So kapatid, nagnanais ka bang makarating sa finish line? Don't quit. Don't quit. Amen? Nandiyan ka sa ministry, may pagkakatawag sa iyo ang Lord. Nagpa-function ang ministry, kahit na paminsan ay iniiwan po natin, yes. Kaya lang, katulad ng sabi ko kanina, kapag ka ang isang church is made up of different parts, di po ba? Kapag ka nawalan po iyan ng paa, yes, nananatiling buhay, ang church ay magpapatuloy pa din. Kaya lang, mas babagal siya kasi nawalan siya ng isang part. Ano po ang sinasabi ko dito? Kapatid, don't look at yourself na ito lang naman ang kaya kong ibigay. Parang it's unimportant. Lahat po ng kaparte, lahat ng kabahagi ng ating pong ministry, ng ating church, all are equally important. Hindi po ibig sabihin na yung mga taong nakikita nyo lamang doon sa harapan o dito po sa ating mga broadcast, ay sila lamang po ang importante, sila lamang ang tinawag, sila lamang ang mas malapit sa Lord. I beg to disagree. Lahat po tayo, when we accepted the call of the Lord, naging part po tayo ng church, ng JA1, or sa kahit anumang church na kinabibilangan po natin. Tayo po ay importante. Each of us are vital. Lahat po yan, kahit pasabihin mong ang ginagawa mo lang ay tigaluto ka, tigalinis ka ng CR, or may mga ibang church na parang meron pang security ministry, ganyan. You are important, kapatid. Now, if you think sa sarili mo na parang hindi yata ito ang pagkakatawag ko sa Lord, kasi feeling mo, out of humility, parang feeling mo ay, I can do much better than this. Then praise God. Tanungin mo sa Lord yan, Lord, ilagay mo po ako. Bigyan mo po ako ng, wag sign ha. Bigyan mo po ako ng word mo. If it is time for me na mag-transition dun sa isang ibinigay mo sa akin. For sure, hindi lamang po kami ang tatatlo-tatlong tinawag na magpastor sa JA1 Bordobay. Unang-una, tatandaan po natin, dito po, sa kahit saan namang ministry or church for that matter, hindi lamang po yung nakikita nyo ang forever na makikita nyo na magpapastor. Meron po dyan na mga tinawag. Kapatid, Don't resist. Kasi hanggat hindi na fulfill yung totoong pagkatawag sa'yo ng Lord, mananatili na something kulang sa sarili mo. Don't think na parang
Wala yata ako sa posisyon ko ngayon kasi ako pa ay nag-e-enjoy sa mga ginagawa ko at hindi ko pa may give up ang mga bagay na kaya kong i-give up ngayon. Kaya hindi pa ako po pwedeng magpastor. Church, the Lord is not looking for perfection. The Lord is simply looking for progress. Eh kung itong pagkakatawag sa'yo, tinanggap mo na, unti-unti yan, antayin mo. Kasi kung tayo lang ang magbabago sa sarili natin, hindi po natin kaya. Kailangan, by the grace of God, sabihin mo, Lord, ito yung mga kakulangan ko, ito yung mga hindi ko ma-give up. Pero gusto ko magpagamit sa ministry mo, sa church mo, ng totoo yung pagkakatawag mo sa akin. I want to function according sa pagkakatawag mo sa akin. Pero magagawa ko lang yan kapag maaring natanggal sa akin tong ganito. Tulungan mo po ako. Hindi ko po kaya. Amen? Kung ikaw, again, yung nasa sitwasyon na yan, praise God. Idulog mo yan sa Lord. And I'm sure, don't resist. Sabi ko nga, don't resist. Yung ine-expect mo, yung nakikita mo na maaring blessing or yung mga promises ng Lord sa'yo, the moment na tinayuan mo na kung ano talaga yung tunay na pagkakatawag sa'yo ng Lord, for God's glory, magpapasalamat ka. Sasabihin mo, bakit ngayon ko lang ito ginawa? Amen? Praise God? Hallelujah. Now, gusto ko lamang po idagdag. Sabi po sa 1 Corinthians 16:13 in NIV, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Okay? Kaya nga hindi tayo po pwedeng basta-basta na lamang tumigil. Kasi po ay, eto na eh, sinabi na ng Lord na kailangan manatili ka na alert ka lagi. Kasi marami kang pagdadaanan. Di ba nga, even the enemy itself, ang enemy is like a, sabi nga nila is like a roaring lion, ready to devour. Kaya pag ikaw ay medyo na-relax ka lang saglit, ay wala na. Magtatanim lang ng magandang balita ang kaaway, ay di wala na, madidiskaril na yung lakad mo. Ang ganda-ganda na ng lakad mo, biglang parang nagkameron ka ng isang ng not so good news, wala na, ayawan na. Be on your guard. Stand firm. Tayuan mo kung ano yung paniniwala mo. May paninindigan na inilagay sa'yo ang Lord sa puso mo. Be courageous. Be strong. Kailangan patatagin mo ang sarili mo na ito ang tinawag ng Lord na gagawin ko, tatayuan ko ito. Amen? Amen? So, okay. Sa atin pong pagtatapos, dito po ako magtatapos. Balik po tayo sa Matthew. Naunawaan po ba? Natoing po ba tayo? Amen. Praise God. Tinuturuan po tayo bawat araw ng Lord. Amen? So, balik po tayo sa Matthew 22:14. Ang sabi po dito, many are called, but few are chosen. I believe, kapatid, lahat tayo ay tinawag ng Lord. And specifically, tayo po ay tinawag ng Diyos doon sa purpose na kailangan nating lakaran. Amen? It doesn't matter kung ano man yung circumstance mo. Tinawag ka ng Lord, hindi dahil may kailangan kang patunayan. When God extended His invitation, nung ipinagkaloob ng Lord or binigay ng Lord yung invite sa bawat isa sa atin, hindi naman tinignan ng Lord kung ano yung kalalagayan mo. So nung tinawag po tayo ng Lord, it doesn't matter, tinawag kang magpastor, kasi yun talagang pagkakatawag mo. Tinawag kang mga awit, manunugtog, tinawag kang kasama sa prayer intercessor. Hindi kailangan ng qualifications doon sa pagkakatawag sa'yo ng Lord. Ang qualifications lang ay dito sa puso. At yun ang tinitignan ng Lord. Amen? It is such a privilege kapag tayo po ay nagsiserve sa Lord, mga kapatid. Imaginin mo, minsan ka lang mabuhay sa mundo.
tapos hindi mo pa ibigay ang buhay mo sa Lord, your life will become worthless. Kaya nga, pag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na mag-serve sa Lord, grab it, kapatid, because that is such a privilege, that is such an honor. At hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Hindi lahat ay nabibigyan ng specific na pagkakatawag sa Lord. Di po ba? Kaya nga po, many are called. Yung invite ng Lord, idinala niya sa lahat ng tao. But few are chosen. And I believe, kapatid, you are one of the chosen few na tinawag ng Lord to fulfill His purpose. Para marating ng kabuuan, kalipunan, ng samahan, ng mananampalataya ng Lord, para marating ng church yung specific target, yung objective, para marating ng sabay-sabay yung finish line. You have been chosen, kapatid. You are not just called, you have been chosen. I-grab mo yung opportunity na ibinigay sa'yo ng Lord. I-grab mo na habang ikaw ay malakas pa. I-grab mo na kasi it's an honor na magamit para sa ministry. Amen? Amen? So, iiwan ko po sa inyo itong isang matindihang verse. Sabi po doon sa Joshua 24:15a in NIV. Ito po ay isang verse na pag-isipan po natin. Sabi ko kanina, serving God is a privilege. However, if serving the Lord seems undesirable to you, or sa ibang translation, ang sabi po dito, if you refuse to serve the Lord, or if it is unpleasant for you to serve the Lord, or if it is evil for you, or siguro sa palasak na salita ay hindi mo peg ang mag-serve sa Lord, hindi mo nakikita ang sarili mo na nagsiserve sa Lord. If serving the Lord, sabi po dito sa NIV, seems undesirable to you, then choose for yourselves this day, not tomorrow, not in the next day, not in a fortnight. Nangungusap ang Lord sa iyo ngayon, kapatid. If serving the Lord seems undesirable to you, kung ikaw ay nagpapatumpik-tumpik pa, sabi ng Lord, ngayong araw na ito, choose for yourselves this day whom you will serve. Mamili ka ngayong araw din ito mismo kung sino ba talaga ang pagsisilbihan mo. Kung kanino mo ba talaga iaalay ang oras mo, ang effort mo, and everything na meron ka. Amen? Yan po ang iiwan ko sa inyo. Yan po ang pagnilay-nilayan po natin. Amen? Hallelujah? Hallelujah. Praise God. Praise God. Manatili po tayong, habang iniisip po natin iyan, at habang nininilay po natin yung lahat ng narinig natin ngayong umagang ito, about our calling, about the service, and about our church. Maari bang kahit nasaan ka man, kung kaya mong pumikit, kapatid, pumikit ka. If not, okay lang. Nangungusap sa'yo ang Lord ngayong umagang ito or tanghaling ito, ngayong oras na ito mismo. Hindi nakikiusap ang Lord sa'yo, nangungusap siya sa'yo kasi meron na siyang inilagay sa puso mo. Kung ikaw, kapatid, ay bago na nakarinig ng salita ng Lord ngayong umagang ito or ngayong oras na ito, I would invite you, mag-message ka, mag-comment ka, and then we will get back to you. If you are interested, sabihin mo, I want to know more. Interesado po ako na malaman kung anong pagkakatawag ko kasi gusto ko pong malugod ang Lord sa buhay ko. Kung ikaw naman, kapatid, ay naandyan sa sitwasyon na very precarious na ang hawak mo, na parang anytime soon ay bibigay ka na. Again, I believe there is something na sinasabi ang Lord sa'yo ngayong umagang ito, ngayong oras at sandaling ito, na kailangan mong maunawaan. Don't resist.
makinig ka sa sinasabi ng Lord sa'yo. Bago mo, baka dadating ang panahon, pagsisihan mo kung hindi mo pinakinggan ang sinasabi ng Lord sa'yo. Ang pinaalala ng Lord sa'yo, yung sinabi mo, actually may sinabi ka noon sa Lord na gagawin mo, nag-promise ka sa Lord. Merong ibinaba ang Lord sa'yo, and you said, yes Lord, gagawin ko. But because of the cares of the world, dahil nagkameron ka siguro ng relationship, nagkameron ka ng ano, nagkameron ng detour sa buhay mo. Ngayon, pinapaalala muli sa'yo ng Lord, ano ba ang pagkakatawag mo sa kanyang kingdom? Ano ba yung dapat na pina-function mo sa kanyang kingdom? At kung ikaw naman kapatid, ay ready to give up na dahil ikaw ay masyado nang nasaktan, masyado nang sugatan sa mga nararanasan mo. Ang sabi ng Lord sa'yo, don't give up just yet. Because I can do more. The best is yet to come. Meron pang mas maganda akong ibibigay sa'yo. Dumating ka sa punto na sinabi mo na, Lord, eto na ba ito? I have given everything para sa ministry mo, para sa church mo. And yet, eto na lang ba? Hanggang dito na lang ba ako? Nawalan ka na ng mga bagay sa buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo, kapatid. Hindi pa tapos ang Lord sa buhay mo. Katulad po ni Elisha at ni Elijah. Nung nandun sila sa camp, anong sabi ni Elisha? Master, napapalibutan na tayo ng kaaway. Anong sabi ni Elijah? Lord, i-open mo nga ang mata ng aking, ano, ng aking mini-mentor na ito. And when Elisha's eyes were opened, ano nakita niya? Doon sa likuran ng nakapalibot sa kanila na army, na enemy, nandun sa likod yung napakaraming angels. Kung halimbawa sabihin na natin kapatid, ng pinagdadaanan mo ngayon ay 1,000% at hindi na kinakaya ng katawan mo, hindi na kinakaya ng effort mo, kotang-kota ka na. I am telling you today, this morning, this very moment, yung nakalaan ng Lord para sa'yo, nakasagutan. 1,000, sabi ko? It's more than 1,000,000 ang kayang ibigay sa'yo, na nakaredy sa'yo, na ibuhos ng Lord. Amen? Sabi lang ng Lord, anak, don't quit just yet. Marami pa akong kayang gawin sa buhay mo. Don't resist. Hallelujah. Sige po, habang inaawit po or umaawit ang ating music ministry. If you know the song, kapatid, awitan mo ang Diyos nang galing sa puso. Kasi diba, doon kay Jehoshaphat, ano ba sabi ng Lord? You don't need to do anything. Just praise me, just worship me. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ang sabi ng Lord, anak, kayang-kaya kong solusyonan yan. Awitan mo lang ako ng tunay at totoo. I-worship mo lang ako ng tunay at totoo. For sure. Tumayo ka lang dyan. You don't need to do anything. Di mo kailang mag-effort. Kasi ako ang gagawa niyan para sa'yo. Hallelujah. Let us worship the Lord this morning, kapatid. Samahan niyo po ako. If you know the song, sing along. Otherwise, if you want to still continue on talking to the Lord, hayaan mong i-minister ka ng Lord. Lord, hayaan mong kausapin ka ng Banal na Espiritu Santo. If you want to cry in the confines of wherever you are, salamat at kinakatagpo ka ng Lord sa araw na ito, sa oras sandaling ito. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at
wagas. Ulitin po natin, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, Church, come on, awitan mo ang Lord. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. The Lord is reaching out to you this morning, kapatid. Yes, Lord. Hallelujah. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wherever you are, whatever your situation may be, nasabi ng Lord, kayang-kaya kitang abutin dyan sa kinalalagyan mo. Amen. Thank you, Jesus. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat, hallelujah. Kapatid, nais ng Lord na marinig ang tinig mo ngayong umagang ito, ngayong oras na ito. Hallelujah. Ibigay mo sa Lord yung hindi mo kaya sa buhay mo. Sabi mo, Lord, ito lang po ako, pero kayang-kaya kitang purihin. Hallelujah. Sa lahat. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago. Hallelujah. Sige lang, kapatid. Iiyak mo lang yan sa Lord. Isuko mo yan sa Lord. Kasi hanggat hawak-hawak mo yan, hanggat nananatili ka, nakala mo ay kaya mo solusyonan yan, walang mangyayari. Paulit-ulit mo lang mararanasan kung ano yung nararanasan mo. Sabi mo, Lord, nahihirapan na ako. Kapatid, sabi ng Lord, anak, bitawan mo na. Ibigay mo na sa akin para matapos na ang paghihirap mo. Para matapos na kung ano man yung pinagdadaanan mo.
Hallelujah. Hallelujah. Maaari po ba nating awitin muli sa mahinang tinig? Na para bang sinasabi natin sa Lord, Lord, ito po ang aking ito po ang aking panalangin. Hallelujah. Sabihin po natin sa Lord, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa akin, Lord, ikaw sa lahat ng panahon, ikaw ang aking Diyos. Yes, Jesus. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. At Panginoon, kahit kailan di ka nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan pa. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay niyayakap ka ngayong oras at sandaling ito, kapatid. Simple lang ang sabi ng Lord sa'yo. Anak, I have too much in store for you. Serve me with gladness. Pagpatuloy mo lang na nagpapatuloy ka. Kasi ang dami kong gustong gawin para sa'yo. Ang dami kong gustong i-bless na tao. At ang dami kong gustong ibigay sa'yo. I just want you to know, sabi ng Lord, hindi ka nag-iisa sa kaanuman yung pinagdadaanan mo. Sama kita. Sinasamahan kita dun sa mga pagkakataon na akala mo iniwan na kita. Anak, sabi ng Lord, diba dun sa don't quit? Sabi ng Lord, dun sa panahon na akala mo ay iniwan na kita, actually buhat-buhat na kita. Kasi alam ko ang limitasyon mo, alam ko yung kakulangan mo, kayang-kaya kong punan lahat yan. Basta't ibigay mo lang ng tunay at totoo ang puso mo sa akin. You serve me with all of your heart. Amen? Amen? Praise God. Praise God. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpak po sa Diyos. At, okay, mali. Okay. Ayo po ay dadako sa ating pong communion. At ako pa din pala. Praise God. Napakainam po ng ginagawa ng Lord sa ating mga buhay. Dumako po tayo sa ating Holy Communion. And let us open our Bibles. Mahimasmasan muna tayo. Sige po. Hinga muna. Hinga muna ng malalim. Hallelujah. Tayo ay nirebuke ng Lord. Thank you. Thank you sa Lord. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians 11:23-27. Sabi po dito, sige, ibigay muna natin pala itong ating mga ano. Sorry naman, ako'y nanibago. Sige po, pasa muna natin. Nakaready na po ba ang ating ano, ang ating mga juice at ang ating mga tinapay? Kung wala po kayong juice, anything na tubig man yan, anything po na sa ngayon na available sa inyo. Kita nyo naman sa ating background, tinapay at saka ano ito? Honey ba yan at saka grapes? Praise God. So nakaready na po ba tayo? Meron na po ba lahat? Sampo natin ulit ang ating mga Bible sa 1 Corinthians 11:23-27. Ang sabi po dito in the NIV version, "For I received from the Lord what I also passed on to you, the Lord Jesus." The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me."
And in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Verse 26, "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Pero sa verse 27 po, sabi po dito, "So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord Jesus." Before po natin ipartake ito, manalangin po tayo at sabihin po natin sa Lord, anais nating sabihin before we partake this of the Holy Communion. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, dito sa benepisyo, Panginoon, na ipinagkaloob mo, especially nung ikaw, Panginoon, ay namatay sa krus ng Calvary. Thank you, Lord, na nahugasan na aming mga kasalanan because of your blood. And today, Panginoon, we are remembering, O Lord God, yung sacrifices mo dyan sa krus ng Calvary. And Lord, we pray, Panginoon, itong juice at itong tinapay na ito, O Diyos, ay magsilbing kalakasan, magsilbing paglilinis, Panginoon, sa aming buong pagkatao. Make us worthy, Lord God. Make us worthy. And nawa, O Diyos, itong juice, Panginoon, at ang bread na ito ay magsilbi din, Panginoon, na kagalingan sa aming katawan. At ito po, Panginoon, ay extended sa aming mga family. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for giving us the privilege na makapartake, Panginoon, ng Holy Communion. Hallelujah. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin po natin ang juice. Praise God. So, ang tamis nun na. Asukal. Praise God. So, bago pa tayo magtapos, I would just like, syempre ako pa din, I would just like to remind everybody, yung palang ating ano, wala sa akin ng sobre. Sige po. Sorry, wala sa akin ng sobre. Anyway, let us pray for our tithes and our offerings. Kung meron ka pong, I would say, since nasa, hindi pa naman tayo lahat pwedeng lumabas, pwede po tayong mag-message sa akin or i-message po natin ang mga pastor po natin or your LG leaders. At sabihin po natin, i-schedule po natin yung collection ng ating mga tithes and offering. So, kung meron ka po ngayon hawak na tithes or your offering, itaas mo po yan and we will pray for that. Lord God, maraming salamat, O Diyos, sa mga tithes at sa mga offerings na ito. Lord, thank you at binigyan mo din kami, Panginoon, ng pribilehyo na makasama, O Diyos, sa pagpapalaganap ng inyong kaharian dito sa lupa. Lord, ang mga tithes at offerings na ito, pagpalain mo ito, Diyos. Pagpalain mo. Lord, kalakip po nito, Lord God, yung faith po namin that you are going to increase our territories. You are going to increase, Panginoon, the produce of our hands. You are going to bless the work of our hands, O Lord God. Pagpapalain mo ang lahat ng pinagkukunan ng aming mga finances, Lord God. And thank you, Lord, for the breakthrough na gagawin mo sa amin sa pamamagitan, O Diyos, ng mga finances na ito. Hallelujah. Ganun din, O Lord God, we pray kung sino man, O Diyos, yung hahawak ng mga finances na ito. Lord, pagkalooban mo, Panginoon, ng godly wisdom, knowledge, and understanding, O Lord God, upang sa ganun, Lord God, ay mapamahalaan niya or mapamahalaan nila ng tama at totoo according sa iyong purpose, Panginoon, ang mga malilikom na ito para sa inyong kingdom. Thank you, Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, bago po tayo magtapos, meron pa po ba tayong victory? Okay, so kung wala na, itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po muna'y mananalangin. Lord, salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito. Salamat sa araw na ito. Salamat, Lord, sa rebuke. Salamat sa reminder. Salamat, Lord, sa good news, sa panibagong salita na ipinaunawa mo muli sa amin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Help us, O Lord God, to really love the calling, our ministry, and our church, Lord God. Yung tunay na pagmamahal, O Lord God. Yung tunay na serbisyo, Panginoon, na ninanais mo at tinitignan mo. Yung tunay at totoo, O Diyos,
na pag-ibig towards sa mga kapatiran po namin, towards sa lahat ng ginagawa po namin. And we pray, Lord God, direct our steps, Lord God. Kung may mga nakikita ka, Panginoon, na mga kakulangan sa amin, sa mga ginagawa namin, Lord, ituro mo po kami. I-calibrate mo muli, Panginoon. I-align mo ulit, Panginoon, ang aming mata, ang aming paglakad, O Diyos, upang sa ganun, Lord God, we will be in line, Panginoon, doon sa kung ano yung nilalakaran ng ministry ng church na kung saan doon mo kami inilagay. Thank you, Jesus. Make us humble, Lord God. Make us humble, make us humble, make us humble every time, Panginoon, na may ginagawa kami sa inyong ministeryo. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, we dedicate our lives to you. Ito pong aming buhay, ito po ay para sa inyo. Salamat, Panginoon. Ito pong aming pagsamot panalangin sa pangalan ni Jesus. Itaas po natin ating mga kamay. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang blessings galore ng kanyang anak na si Jesus at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ay sumaatin bukas, magpakailanman. Humayo po tayo na may panibagong vigor sa pagsisilbi, sa pag-serve sa Kingdom of God. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise God. See you po next week. Hallelujah. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Pelpak mo dyan. Click here. Ala eh, click here. Click here to subscribe.